Hi guys! Hi people! Magandang hapon po! Kamusta? Kamusta kayo dyan? Nandito na naman ako sa aking munting kusina. Maglulot ako ng lunch. Medyo umulan ngayong araw na to guys. Tuesday ngayon, December 5. Kanina pa ng alas 9 nag-start yung ulan. Pero nag-stop na. Maglulot ako ng mamaya, makikita niyo kung anong lulutuin ko. Lilinisin ko muna itong pang sabog. Tapos, start cooking na tayo. Kasi past 1 na magtutunan. Darating na yung aking banana. Banana baba. Tapos, tuturuan ko kayong maglinis ng shrimp kung hindi niyo pa alam. Tips lang to guys. Okay? Guys, ito na yung ating shrimp. Ganito akong maglinis ng shrimp. Kinakat ko dito sa gitna. Yung parang nila. Tawag niyan? Bituka. Tingnan niyo oh. Kita niyo? May laman siyang itim. Kaya kailangan niyang kunin. Yan. Yan siya. Oh. Sa isda pa to. Parang yung laman ng nila. Bituka sa loob. Dito nag-ano yung shrimp sa likod nila. Sa ulo parang wala eh. Kakat ko lang ganyan. Pero babalatan ko to. Tapos, isasahog ko tong ulo. Ganyan lang siya. Yan na. Wala na yung maitim, oh. Kita nyo. Oh. Yan pa siya. Ah, ito, walang laman ito. Marami kasing shrimp, lalo yun na yung mga malalaki. May mga itim sa sa likod. At itong ulo, ihahalo ko to sa yung lulutuin ko para malasa. Masarap kasi itong ulo, guys. Yung niya. Yung tawag niyan? Yung talagang laman ng ulo niya. Ito, oh. Mayroon pa siya. Oh. Yan. Kasi yung lasa niyan? Iwan ko kung nalalasahan niyo pag kinakain niyo yung hindi nilinis yung likod niya. Yan na siya, oh. Malinis na. Keep cleaning! Nako, magtutuo na. Baka nandito na yung aking busing. Yan siya, oh. Yan. Kunin natin yan para malinis. Tapos, yung pangalawa kong ihahalo, ito, galamay ng cuttlefish. Yan. Ikakat ko lang to ngayon pagkatapos ko nito, sa shrimp. Mabilis lang to sa shrimp kasi kunti lang siya. Bilisan natin. Di pa ako nakapagsain ng kanin. Pero mabilis lang yan maluto. Yan oh. Clean already. Sa hindi pa nakakaalam niyan, ito. Ganito siya oh. Oh. Maitim oh. Yan, malinis na. Okay guys, linisan ko muna 'to. Tapos balikan ko kayo. Maya-maya, yung magluluto na tayo. Guys, ito na yung ating ricado. Green beans or baguio beans, carrots, green bell pepper. Wala akong nakitang red bell pepper dun sa supermarket na dyan malapit sa amin. Kaya ito na lang. Ito lang available nila. May garlic, sibuyas, bumbay. Ito yung Lee's salt na Maggi cubes, chicken flavor. Ito yung nam-nam na Lucky Me. Para siyang magic sarap. Pepper. Sorry. Soy sauce, yun yung kanton, at saka bihon. At ito yung ating panahog, seafood, shrimp, at saka cuttlefish. Masarap to sa guys, yung itong yung i-mix ko na pansit bihon with kanton, or bam is tinatawag sa amin. Then yung ating rice, yan, nakasalang na. Guys, yan. Let's start cooking! Guys, mainit na yung ating lutuan. Lagyan natin ng oil. Gamit tong oil is sunflower. Yan. Medyo mainit na siya. Ilalagay na natin yung ito. Unahin natin yung sibuyas. Napapansin nyo guys, marami akong nilagay na oil.
para hindi mabilis masira yung ating ano, pancit or bami. Ganyan yung sikreto niyan. Tapos yun na, garlic. Tapos napapansin niyo wala akong cabbage. Hindi ako naglalagay ng cabbage sa aking pancit, bihon or bami or pancit bihon mixed with pancit canton. Kasi yung cabbage nag-create yun ng water. Tapos mabilis ma-panis yung ganito na ricado, yung pancit bihon. Tapos yung rice ko, yan. Kinunan ko ng takip muna kasi yung tubig niya umaano. Tawag niyan, basta ganun na. May bahaw kami, ilalagay ko mamaya-maya. Takpan ko muna. Yan na siya. Bango. Ilagay na natin tong shrimp and cuttlefish. Ito yung gusto kong sinasahog sa ano, pancit bihon na with canton. Minsan lang ako mag-beef. Ayaw rin, masarap din yung beef. Tapos, ano, hindi ako nagsasahog ng chicken. Kasi si Banana, ayaw niyang kumain ng ano, sahog na chicken sa ganitong ricado. Parang malansa daw yung panglasa niya. Lagay na natin tong cubes, Maggi cubes. Seafood yung aking sahog, pero yung flavor nito is chicken. Pwede na yan. Tsaka tong Lucky Me. Ubusin ko to. Kasi medyo marami-rami tong ano ko. Noodles. Yan. At ihalo na natin yung paminta. Ano ba? Parang naubos na yung laman ito ah. Dagdagan na natin mamaya pag hindi pa ayos yung lasa niya. Malinamnam tong ano guys, seafoods. Para siyang pang restaurant. Pakuluan muna natin yan. Tapos maya-maya, lagyan natin ng tubig at soy sauce. Kuha ko ng pantakip. Sorry sa maingay. Yan na. Ito yung gusto ko talagang brand ng bihon. Masarap siya. Tsaka to. Pakulaan ko muna to guys. Tapos lalagyan ko maya ng tubig. At tsaka soy sauce. Guys, ayun na siya. Luto na tong ano, shrimp at tsaka cuttlefish. Tingnan nyo yung ano niya, kulay. Yun yung ano ng ulo ng shrimp. Ito yung nagpapalasa sa kanya. Lalagyan na natin ng soy sauce. Tsansahin nyo lang guys pag naglalagay kayo ng soy sauce. Tapos sinagdagan ko yan ng pepper para mas lalong masarap. Ubusin ko na lang itong soy sauce. Tsaka sunod natin yung tubig. Nagpapainit ako ng tubig eh. Haloin muna natin. Bango! Ang bango-bango niya. Yan, kumulong na yung ating tubig guys. Lagay na natin. Na. Kayo na rin yung bahala kung gaano karami yung tubig na ilalagay nyo. Sa akin, medyo marami-rami kasi dalawang ano yung lalagay ko. Noodles, yung bihon tsaka canton. Sumisipsip kasi yun sa ano. Sinisipsip nila yung tubig. Yan siya. At tsaka pag nagluluto ako nito, lahat ko nilalagay dyan. Lahat. Diba yung iba, sinisiparit lutuin yung pangsahog, yung vegetable, tsaka yung bihon, canton. Sa akin, ano yan, lahat na, halo-halo na para maglasa yung ano, yung pangsahog sa ating noodles.
Ano guys, yung unahin ko is pancit bihon. Lagyan pa natin ng pepper. Hinugasan ko na to guys. Tuugas ng konti. Siya. Tapos isusunod ko yung ating kantong. Ito. Dinodorog ko lang yung kanton. Or tawagin sa amin to is bami. Once a month lang ako nagluluto nito guys. Yung parang nagkikrib lang. Sarap sana ngayon yung sinabawang isda or yung buto-buto ng baka. Kaya lang wala tayong ganyan ngayon sa ating ref. Pakuluan ko muna konti, tapos ilalagay natin yung ito, pancit canton. Guys, medyo malambot na yung ating bihon. Ilalagay na natin yung canton. Pancit canton. Hindi ko na ito hinugasan. Okay lang naman yan. Mabilis lang to, lumambot to na ano, na canton. Tapos, last ko nang ilagay yung veggie para hindi siya ma-overcook. Yung crunchy pa yung pag kumain. Ganito ako magluto ng bamay. Tapos, dinagdagan ko uli ng pepper. Okay na yung lasa niya guys. Natikman ko na. Yan. You know? Wala na, sinipsip na nila yung tubig. Ang daming tubig na nilagay ko. Hayaan muna natin dyan at saka pang last na to. Gawa muna ako ng ating sausawan. Guys, lagay ko na to. Para hindi siya ma-overcook. Halo-halo na yan. Iba-iba naman tayo ng sa pagluluto. Guide. Ganyan kumbaga. Ay! Hi, hi, hi. Bango-bango. Ito yung paborito kong guys, recipe. Kaya lang, minsan lang ako nagluluto nito. Once a month, pag nag-crave. Yummers! You know, colorful na siya. Try nyo guys to, seafood na pangsaho guys. Super sarap, malinamnam. Gusto nyo yung tikman guys? Mainit-init pa. Masarap din to, sa tinapay. Yung sliced bread, pang merinda. You know, ang dami niyang pepper. Dinamihan ko ng pepper para lalong malinamnam. Konti na lang to guys. Mga 5 minutes. Luto na yan. Tingnan nyo, hindi na yung vegetable. Hindi siya overcooked talaga. Yun na. Takpan muna natin. Para manuot yung natin, Ricardo. Sa ating pansit at saka kanton. Guys, luto na siya. Antayin ko muna si Antayin ko lang si Banana. Hindi pa dumating. Maya-maya yun. Yan na siya guys, Yummers! Ay, hindi pala. Yan na. Tapos, ito yung ating pasawsawan. May limon yan, soy sauce. Okay guys, yun na yung ating vlog. Sana nagustuhan nyo yung aking cooking show. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye guys. Sa susunod ulit. Another recipe.